pasukin mo kami. Hindi kayo pwede pumasok dito. Hindi nyo ba kilala ang mayara nito? Kilala ko, si Senyora. Bakit? Ako? Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Sino ko ba? Secret. Secret, ah? Pwes. Hindi kayo pwede pumasok dito. Ah, ganon? Eh kung ito ang ipasok sa tagiliran mo. Hawakan niyo to! Wow! Ito ang nababagay sa akin para sa isang tunay na senyora. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Itali ang mga yan at kunin niyo ang lahat ng pwedeng kunin sa bahay na to. Ganda ko! Ahantihin kayo ni Senyora! Papatayin niya kayo! Walang magsasalita. Walang magsusumbong! Tara na. Ano nangyari dito? Nilooban kami. Tulungan niyo kami. Tawag tayo, polis! Baka mahuli pa natin yung nanloob dito. Hindi po pwede. Maninindihan kami kay... Kanino? Hindi kami pwede magsalita. Pag nalaman ni Senyor ang nilooban kayo, eh patay kayo. Kaya magsalita ka na. Alam mo, magtiwala ka na sa amin. Ah, sige. Katunayan yan. Matagal nang di nagpupunta dito si Senyora. Mula nang magtago. Kailan lang ako dito eh. Umiiwas na nga sana ako sa gulong. Eh, sino nang loob dito? Parang kamukha mo. Sigurado kung ako kamukha. Sigurado ako. Itong nang loob? Sigurado ba sila rito? Eh, si Pilar rito eh. Ha, kahit ako, hindi ako makapaniwala eh. Wala na sa magandang ginawa. Malilintikan talaga yan pag magkita ka. Connor, hindi natin pwedeng galawin si Pilar. Bakit? Nakita namin yan. Posibleng tauhan siya ni Catalina. Connor, rinigot pa namin yung ibang parte ng bahay. Naghahanap kami ng ebidensya kahit anong makapagturo sa atin kay Catalina. Naiwan ni Pilar sa mga tauhan niya yan. Wala pa daw 5 minuto na ubos na yung mga gamit sa bahay. Kahit baluti nila ng ginto ang mga sarili nila, hindi nila matatakpan ang masangsang nilang amoy. Kailangan mo pumunta dito. May impormasyon ba? May nakuhang impormasyon yung mga kapatid mo. Nagtatrabaho si Pilar kay Catalina. Si Pilar? Nakita ko siya kanina. Sinusundan niya ako ng mga tawa niya. Teka. Ito. Andito lahat ng impormasyon na nakalap nila kung saan mo pwede makita si Pilar. Pilar, ang pwedeng maging tulay papunta kay Catalina. Natiktikan namin ang mga lugar na laging pinupuntahan ni Pilar. Tuwing Lunes ang umaga, palagi siyang nasa Vicky's Parlor.
bago magtanghali, aalis na yan at kakain sa Glories. Diyan na siya mananghalian hanggang alas tres. Dalawang beses sa isang linggo siya naandyan. Habang kumakain siya, may mga kinakausap siya mga tao. Teka muna. Mga contacts niya. Usually, pagkatapos niyang kitain ng mga kliyente niya at mahatid ang kargamento, dito mo makikita sa Vixen si Pilar, nagwawaldas. Hello there, cutie. This is the life! Ano ba? Wait, tinitinig mo. Ay! Ano ba? Isagani! Ikaw ba yan? Kung saan-saan kita hinahanap, dito lang pala kita makikita. Ang gagawin mo ko? Hoy! Wala akong ginagawa! Huwag ka lang babalik dito! Isagani! Di ba ikaw yung nanay ni Conroy? Pilar? Ano ba ginagawa mo dito? Napakalayo nito mula sa baluarte niyong mga kardinal. Sinusuka ko ng mga kardinal. Hindi na ako babalik doon. Pareho lang naman pala tayo eh. Suklam na ako sa tatay mo. Niloko na nga ako. Inabandon na pa. Pati anak ko si Connor, inabandon na rin ako. Dahil hustong-husto pagbe-brain mo siyang tatay mong yan. Wala siyang puso. Pareho lang pala tayong nararamdaman sa matandang yon. Mukhang magkakasundo tayo. Umuuwi ka pa ba sa inyo? Impyerno yung bahay niyo. Sinira nilang buhay ko. Yung sabi ko kanina, hindi na ako babalik doon. Eh, saan ka umuuwi? Pabandaan mo yung tanong. Ano kailangan mo? Naniniguro lang ako dahil may aalokin akong trabaho sa'yo. Trabaho? Halika. Mag-usap tayo sa loob. Salamat, Pilar, at ikaw nagbukas ng binto sa akin. Tuloy-tuloy na ako hanggang kay Senyora. Pupuntahan na daw po ni Isagani yung mga lugar na binigay ninyo kanina. Sasadyain na niya si Pilar para magkontaka na sila. At kabilin-bilinan ho niya. Huwag na huwag ho natin pupuntahan yung mga lugar na yon para hindi tayo mahalata. Magtatrabaho daw ho siya kay Pilar para mapasok na niya yung racket nila. Kukunin niya yung tiwala ni Pilar para hindi na siya ma-question ni Catalina. Baka sakaling magkita sila eh. At sinabi din niya ho sa akin na bago matapos ang araw, makapasok na siya kay Pilar. Kailangan ko na ng mga tao mapagkakatiwalaan. Isagani, nakakatsyak ka bang mapagkakatiwalaan kita? Hindi ka na bababalik sa mga kardinal. Unang-una, hindi nga ako kardinal. Isa akong espiransa. Hinayaan nila mamatay ang magulang ko dahil doon hindi ko sila mapapatawad. O ngayon nagkakampi-kampihan sila laban sa akin. Dama ko ang puot mo. Naramdaman ko rin yan dati. May ibibigay kasi sana akong trabaho sa'yo. Pero trial lang ito, ha? Kailangan kong makita kung okay ka. Ayos lang ba sa'yo? Ano ba yan? May negosyo kasi ako. Medyo mahirap, medyo delikado. Pero malaki ang kikitain mo. Iligan. Iligal ba yan? Sino ba kasi amo nyo? Ha? Sino ba amo nyo dito? Maghintay ka. Ayaw pang ipasabi agad sa'yo ni Senyora. Hindi pa siya nakakatiyak sa'yo. Wala. Diskarte ko lang. Kailangan kong gumawa ng paraang mabuhay pagkatapos nila akong iwan lahat. Sige. Sige. Wala namang mawawala sa akin.
Ano ba kasi papagawa mo? Nakausap ko na si Isagani. Ang laki ng galit niya sa mga kardinal. Sigurado ka? Oo. Hindi na nga raw siya isang kardinal. Isa raw siyang esperanza. Pero kahit mapagtagumpayan niyo, huwag agad kayo magbibigay ng impormasyon. Alam kong galit siya sa mga kardinal. Pero galit din siya sa akin. At pag nalaman niya na ako ang tunay mong amo, malilintikan ka. Kaya pakiramdaman mo muna. Pahagingan mo tungkol sa akin. Pag hindi maganda ang dating eh, di patayin mo na. Kailangan ko lang naman siya kung siya ang papatay kina Roman eh. Masusunod, senyora. Papasok na ako sa mundo ng mga Silverio. Ito na ang simula ng wakas nila. Wala sa plano kong mabigo. Hindi ako uuwi hanggang isa sa inyo na nanatiling nakatayo. Sisiguraduhin ko na isa-isa kayong babaksak. Mateo, Minandro, Dulce, Catalina. At kasama ninyong babaksak, matutupok ang lahat ng kasamaang hinasik ninyo sa pamilya ko. Mabubura kayo at lahat ng pakas ninyo sa mundong ito, walang makakaalala sa inyo. Nandiyan na yung ginto. I-deliver mo na lang. Siguraduhin mo hindi ka sasabi kung hindi gigilitan kita sa leeg. Pwede ba? Gamitin mo na lang yan sa iba. Hindi ako mapalpak. Sabihin mo na yan kapag nagawa mo na yung mga inuutos ko. At kapag sumabla ito, huwag niyong santuhin. Bugbugin niyo. Turugin niyo mga buto. Bigyan niyo ng leksyon yan. Hindi maaaring mabulilyaso ang transaksyon na to. Dahil yung gintong yan, mas mahal pa yan sa buhay niyong lahat. Make sure na buo ang perang iabot sa'yo ng Isagani. Gusto kong subukan ang loyalty niya. Dahil pag nakuha ko na siya, sila ni Mateo ang pagsasabong ko sa kardinal. Dugo laban sa dugo. Sila-sila magpapatayan. Kayo. Karga na yan, dali! Fausto, sirain natin ang diskarte nila sa kahit anong paraan, kahit maliit lang. Basta pumalpak sila at walang makuhang pera. Dahil sigurado gagamitin lang yun ni Catalina para wasakin ng mga kardinal. Kamag-alala. May naisip na akong paraan. Oh! Hindi na ako magbibilin sa inyo na mag-ingat kayo, ha? Alam ko naman na yung kaaway ang dapat mag-ingat sa inyo. Paano ba? Una namin. Bastardos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.